Ayan, wala siyang ilaw. So, ayan. Tapos i-clear ko itong code niya. Ayan, clear natin, boss. Oh, ayan, nawala na siya. Yung dating code niya na lang naiwan dyan. Dealer na yun. No codes daw. Tapos i-start natin. Start natin. Babalik yung ilaw dyan. Ayan, bumalik siya. Pag-start ko lang yan, tapos check ulit natin. High speed. Ayan o. Ayan pa rin siya o. Ayan pa rin yung code niya. Guys, kung maalala nyo to, ang pasok ko is alas 9. So, mayroon kasi akong ginagawa dito na nagka-problema eh. So, ginawa ng maintenance din kami yun. Naglinis kami ng EGR at saka turbo. So, wala naman kaming ginalaw na iba. So, ang nangyari nyan, kasi hindi naman tayo expert sa mga ganito, mga Ford. Parang, ngayon pa lang tayo, kumbaga, nagkakaroon ng idea sa mga ganitong sasakyan, mga Ford. So, naglinis kami, umilaw yung ano, yung kumbaga sa ano, check engine. So, papakita ko yan, guys. Ayan, patayin ko muna to switch ko. So, ito, umilaw to. Ayan. So, kapag andar mo pa lang siya, guys, mga 2 seconds, iilaw na yun. Kumbaga, halimbawa, ganito. Pinaandar ko. May mga videos naman ako nung ano. Ayan. Maghihintay ka lang ng 2 seconds or 3 seconds, iilaw na yan. So, ang code na sinasabi niya is 2565, yung turbocharger, yung boost. Ayan, yung position sensor. So, siyempre, magtataka ako. Baka naabutan na naman ako dito. Baka sabi ko, naabutan naman ako sa sensor na to. So, kailangan kong dumulog sa ano, guys, sa mga expert dito. So, marami akong napagtanungan. Then, yun nga. Siyempre, sa according sa naka-base naman sila sa mga experience nila, so yun ang sinasabi nila, yung position sensor ay na yun, yung nakaano dito sa BGT nya. Ayan, makikita nyo nasa nandiyan sa ilalim yan, hindi natin basta makikita. So yan, guys, shout out nga pala sa boss natin, si Boss Fernando Gambua. Malupit yung turo mo sa akin, so talagang iba ka talaga. Shout out sa iyo, Ludi. Ayan, so respeto sa ating mga dalubhasa sa mga ganyan, mga katulad nito sa Ford. Ayan, so galing mo, boss. Na-solve natin yung problema sa tinuro mo. So, dalawang pihit lang ako, guys. Yung sinabi ni boss Gambua na dalawang pihit lang, bawas ako dalawang thread sa BGT, sa push rod ng ano, ng turbo. Sa mayroon dong ano kasi, pinapagana ng ano yun eh, ng vacuum. Ano lang naman yun, pag nag-accelerate ka, atake niya, mag-open, mag-close, ganyan. So, nagtataka ako kasi wala naman akong ginalaw dyan, so parang baklas kabit lang, then nagbago. Kasi naglinis kami ng EGR eh. Siguro yung, ang iniisip ko, lumakas. Lumakas yung ano, tapos nawala yung usok. Kasi mausok to, guys eh. Napaka-usok nito, guys, nung bago namin. So, yun nga. Yun lang naman ang ano, kailangan ko talagang dumulog sa mga dalubhasa sa mga ganito. So yun, nakausap ko si Sir. Nakausap ko si Sir Gambua. Yan, malupit yan. So, yun, salamat sa iyo, boss. Na-solve natin yung problema. Hindi tayo gagastos ng ano, pyesa. So bumalik yung dating lakas nito. Well, low power kasi ito, guys, eh, nung ano, dumating eh. Tapos mausok. Wala naman siyang ilaw, guys. So ang problema ko lang, nung nagawa ko na, wala na siyang usok. Tapos pag lumabas yung ilaw, low power. Pero pag wala naman yung ilaw, malakas naman siya. So yun ang problema ko nung ginawa ko na. Nagka power, pero kapag lumabas yung ilaw, maglulo power. Lalo kapag may road test ko. Sabi naman ng iba, road test lang, mawawala yan. Pero na road test ko na kasi ilang beses, hindi nawawala. So ayun, start natin. So yan, guys, start natin. Lumalabas lagi yan, oh. Yan.
Pag i-start mo pa lang, 2 seconds lalabas na. Tawintayin natin 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds, hindi na lumabas. Ang nangyayari kasi guys nung una, kapag ina-accelerate ko lang hanggang 3K, nawawala yung ilaw. Pero kapag binitiwan ko na yung gas, papagsak na siya ng 1.5, 2,000 hanggang pababa, babalik yung ilaw. So, nag-iisip ako. Sabi ko, nung una, iniisip ko, parang vacuum. Pero hindi. Kasi tinanggal ko yung hose sa papunta ng galing solenoid, papuntang turbo, yung sa may sensor, yung binabasa nga niya. Nawawala yung ilaw, pero low power. Maraming kasukasuhan, kaya... nung una sinasarili ko muna, sinusubukan ko muna yung kakayahan ko, pero wala eh. Talagang limited tayo, so kailangan nating dumulog sa mga eksperto. So yan guys, wala na siya, di ba? Accelerate natin. Takas, di ba? So yan. Takas. So nung una kasi, kapag may ilaw yan, hanggang dito lang yan. Ganyan lang. Ganyan lang siya, hindi siya talagang pag may road test mo, ay nako, mabuboard ka sa tulid niya. Lakas na guys, so okay na yan. Kasi inagahan ko guys, kasi galing pa ako ng Cavite sa bahay. Inagahan ko kasi Friday pa to eh. Nag-aalala ako sa ng customer kasi ayaw ko ng, kasi hindi ko... Alam mo yun, yung nag-aalala ka rin sa ng customer, baka kailangan na yung sasakyan. So since wala namang problema nung nagpalinis, so nilinis lang namin din ganun na. Yan, natututo tayo guys. Lalo na ako. Kaya alam niyo, wala naman tayo dapat ipagmalaki eh. Mga natututo tayo sa mga turo ng iba, yung mga nakakauna sa atin. Yun. Dapat lang tayo makinig. Yan. So, thank you ulit Sir Fernando Gamboa. Ayan. Shout out. So, hanggang dito na lang guys. Thank you ulit.